putang inang justice system na yan na nakita natin ngayon sa Pilipinas. Ang lupit nyo! So, what's up mga karil talk? At ito na naman po ulit si Kuya Baet. At syempre, shoutout po sa ating mga mahal na kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW. At syempre, ikaw at yung ating mga followers dyan para sa inyo to. Para dun sa mga talagang pasaway, magsawa kayo. Bahala kayo dyan. Alright, anyway mga karil talk, ito talagang ito, ano na to, mawawala na ang bait ko dito. Dahil ang kinukwento ni Attorney Causing ay talagang naging simple pa daw ang kaso ni Remulla. Ngayon, babasagin ko ng todo to. Kung nasaan yung napakasimple na yon, ay talagang sobra na. Hindi na to makatao. Hindi na makabayan. At lalong-lalong hindi aahon. Walang aahon. Baka mga kriminal lang at ang mga sindikato. Pabor sa kanila. Pero anyway, eto na. Kung bakit, explain ko sa inyo mamaya kung bakit pabor. Panoodin muna natin to. At talagang pagbigyan nyo na ako, baka mapamura ako eh. Pero pagagandahin natin ang pagmumura. Alright, let's go. Kay Remulla, sabi ng mga abogado niya, ng mga abogado ng Makalini, hindi natin alam kung bakit Makalini ang abogado na kinuha ni ng anak ni Boying Remulla para mag-abogado sa kanya. Siguro nakikita ko na, naintindihan ko yung katayuan ni Secretary Remulla na maka-BBM siya, tapos ang abogado ng anak niya ay Makalini. So yan ang sitwasyon. So ano Makalini? Ano maka BBM? Hindi. Makalini talaga sila. Sila ay tunay na dilawan. Yun. Huwag mong intindihin. Kasi kami hindi namin naiintindihan. Tuloy natin mga karitok. Sa loob lamang ng pitong araw na hearing, tapos na yung Remulla. At wow, ang bilis. 1 week. So, inotice niya mga karitok ha. Para alam natin, 7 days daw. Tapos ang kaso. Sige. At ang nagpabilis dito po ay walang iba kundi ang judge. Kasi ang ginawa ng judge, pagkatapos na maipresenta ng lahat ng testigo, nagdesisyon kagad. Ang judge po, mayroong isang, kada judge sa isang desisyon, mayroon silang 3 buwan para makapaggawa ng desisyon. Pero ito sa kaso ni Judge Ricardo Moldes II, napakabilis po niya. Kung hindi ko magkakamali, siguro mga 10 araw lang, tapos niya ng desisyon. So, okay, tama ba yon? Ikaw may sabi niya, napakabilis. Ikaw rin na nagtataka siguro kung bakit mabilis. Pero, sige, tuloy natin. Ganun po ang pagkakaiba, no? Ang nangyari kay Mr. Remulla. Ang pinakaunang, naging simple pa. Maliban sa kasa kukunti testigo, simple pa ang mga issue o ang problema. Ang problema lang naman dito ni Judge ay determinahin niya kung ang 3 elemento ng kaso ay nandoon o wala. Okay, para malaman ninyo, ang 3 elemento po sa kaso ang tinatawag ng possession ay ganito. Number 1, nahawakan ba ni Remulla yung sinasabing droga? Yan, tatanungin yun. Ang sagot yan, basis sa ebidensya o testimonya. Number 2 na tanong, alam ba niya na ang hinawakan niya illegal na droga o marijuana? Yung pangalawang tanong. So, number 3, meron ba siyang authority para hawakan ang marijuana? Ganun lang sa tanong. So, ngayon, lumalabas po na naging simple na lang ang problema ni Judge Moldes sapagkat inamin mismo ng 2 ahente ng PDEA na nung dineliver nila yung parcela o karton, kaya nakita ko si Crown, karton, balot sa karton, at sa loob ng karton na box na ginawa, at may balot pa rin na tinatawag na bubble wrap, siguro alam ng mga na ito katinig ko na kung ano yung bubble wrap, na kapag binalot mo yung marijuana ng bubble wrap, 2 plastic bag yun, ay hindi mo makikita ang sa loob ng bubble wrap. Okay? Tapos yung bubble wrap, nasa loob doon ang marijuana. At iyon ay nakasilyo. So, nung dineliver po kay Boying Remulla, inamin, nang tinanong ng judge, na tinamin naman ng agent Bunggao sa kanyang agent Peking, na tinanong nila si anak ni Remulla kung may parating ba siya, may inaasahan ba siyang parating na parsela galing Amerika. Sinabi niya, wala. At tinanong siya kung kilala mo ba yung nagpadala, yung Benjamin Hoffman na nagpadala. Sabi niya, hindi. So, ngayon, tinanong siya, pero meron kami dito parsela nakalagay sa Juanito Remulla. Tatanggapin mo ba? So, sabi niya, ay kung wala lang akong mabayaran, pwede kong tanggapin. So, tinanggap. Pagkatanggap, pagkapirma, posas. So, pagkapirma, posas. Alright. Ibig sabihin yon, ito yung ina-explain ko. Saan ba talaga nag-witness yung PDEA agents? Sa dumidepensa. Yun ang lumalabas eh. Pangalawa, pagkatanggap, posas. Sabi mo yan. Ngayon, yung sinasabi namin na pag ikaw ay nag-deliver, alam nga naman buksan mo sa nag-deliver. O, di ba? Unay na yon. Doon mo bubuksan ba? Di ba? Hindi.
Dahil papasok ka ng bahay eh. Oh, ay kung pumasok 'yon, hindi na pusasan 'yon. Oh, 'di ba? Hindi natin alam kung ano malalaman kung anong ano pag kinatok nila ulit at saka re-raid na ganun, oh, 'di ba? Kalokohan na rin. So, yung sinasabing hindi nakita, hindi alam, hindi hinawakan, mayroong authority. Lahat 'yon idinenay. 'Di ba? Nang nagdedepensa, ng attorney ng mismong anak ni Secretary Remulla, 'di ba? So, ngayon, talaga dito masarap na magmura mga karitok. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Gusto niyo pa ituloy, ituloy pa natin bago tayo magmura. Ayun, napabubu. Ayun. Tuloy natin ha. Nakakapanggigil 'to eh. Sarap ang sikuhin 'to sa banks eh. Kung may banks. Buwisit mga karitok, maniwala kayo sa akin. Tuloy. 'Yun ang ginawa ng PDS. So, naging simple sa judge ang pagdedesisyon. Bakit hindi mo na problemahin kasi klaro-klaro na hindi pala nakita ni Remulla ano ang laman ng parsila. Uh-huh. So ibig sabihin kung hindi niya nakita, hindi niya alam kung ano 'yun, kung mariwana ba 'yun o hindi. Uh-huh. So because of that, panalo. Although may iba pang dahilan, 'yun lang muna sabihin ko. Ito rin natin tatapusin. Ito mga karitok. Yung ibang dahilan ng mga sinasabing walang nag mula nung dumating yung parcel at hindi isinulat o dahil ano, sige, intindi na natin dito. Pero itong hindi natin maintindihan, itong tinatawag na possession. Pag-deliver, ha? Ito, mga karitok. Babasagin natin ito ng derechohan. O, di ba? Ang sarap talaga magmura. Pero, pagagandahin natin ang pagmumura. Putang inang justice yan sa atin. Ha? Bakit, kamo? Eh, walang yan naman. Yan sa tatlong bagay na sinasabi. Hindi nakita, hindi nahawakan, hindi alam ang laman. Lusot na. O, di ba? Tayong mga taong bayan, ginagawa nilang bobo at tanga talaga. Bakit kamo, mga karilto? Bakit? Kasi, ang lingtik na mga yan, at yung kyutang inang justice na yan, na ipinakita nila sa atin ngayon, ay pabor sa mga kriminal, sa mga sindikato, na pwede ka na palang umorder, tapos ididinay mo lahat, hindi mo alam. Alam nyo kung bakit? Kahit presidente ang magdala sa bahay nyo. Sa bahay nyo, ha? Tapos, hindi mo alam. Hulihin ka. Lusot ka na sa kaso. Oh. Diba? Ididinay mo lang lahat eh. Hindi mo nakita. Hindi mo alam ang laman. Hindi mo kilala ang sender. Oh. Binibigyan nyo pa ng idea ang mga buwaka ng kyutang inang mga sindikato na yan at saka mga adik at saka mga kriminal sa sistemang nangyari ngayon. Diba? Oh, ewan ko lang. Umorder ka ngayon ng drugs. Ipa-deliver mo. Oh. Lahat idinay mo. Lusot. Yan ang hindi ko maintindihan dito, mga karilto. Kaya, ang sarap magmura. Pinasimple pa, ha? Pinasimple. Sa tatlong paraan na bumabase sa position na yan. Sa delivery. Walastik naman talagang sistemang yan. Ngayon, pinapalakas nyo ang loob ng mga kriminal. Yan ang nakikita. Dahil, aba, ay lusot ka eh. Sa ganyan sistema eh. Oh. Diba? Oh, yun ang pinaparating nila at yun ang pinapakita nila ngayon. Paano ka hindi mabubuwisit dyan, mga kariltok? Ay, kitang-kita. Kitang-kita natin dito na pag-order ang gawin mo sa drugs, kahit presidente pa nga ang mag-deliver sa'yo, lusot ka. Oh, dahil hindi mo kita, pupusasan ka lang. Ay, hindi ko alam kung anong laman yan. Hindi ko pa nga nabubuksan eh. Oh, paano ko malalaman? Oh, yun ang sinasabi ko, mga kariltok. Kaya nakakabuwisit at talagang nakaka-bad trip talaga. Hindi na normal. Diba? Oh, sino ngayon na masaya? Ay siyempre mga kriminal, mga sindikato, at yung mga adik na gusto talagang mag-adik. Dahil lulusot sila sa ganyang paraan eh. Oh. Oh, di pinakita nyo ngayon, nalintik na sistema ng justice na yan. Na pag yan ay deliver, ay lusot ka. Oh. Idininay mo lang lahat eh. Oh. Yun ang pagkakasabi ha, pagkapirma, pinulsasan. Walang pagkakataong makita, walang pagkakataong buksan. Oh. Diba? Ano pa? Kahit paikot-ikutin natin dito, pinasimple nyo pa, ay talagang mga wow, high tech, heavy. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Alam nyo, bibigyan ko rin ng tip ang PDEA kung ganyan lang din maguhuli, tapos lusot lang din naman. Palusutin nyo hanggang tatlong beses ang i-deliver na yan. Sa pangatlo nyo, huhulihin dahil meron na kayong record ng dalawa. Di ba? Yun ang isang bagay na pwede. Pero kung ganyan, isang beses, i-deliver, ay wala kang huhulihin dyan. Lusot ng lusot.
Ang masakit nito, baka dumating ang araw, meron tayong mga kababayan, mga taong Pilipino na gumawa ng style na ganyan, deliver, tapos kulong. Ay, sinong pinapaano nyo dito ngayon? Papatagalin na ang kaso, makukulong pa. Ay, di ba? Di ba? Nasaan yon? Oh, di ba? Oh. Baka may mga real talk, baka mayroon dito mga real talk natin dyan at solid na gustong testingin yung order tapos i-deliver. Oh. Di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Yan ang ini-explain ko kung bakit nakakabwisit. Di ba? Ganong kasimple. Ay, di, wow. Di ba? Yun ang mga nakakabwisit mga karito. Ang nakakainis dito, yung ginawa nila ngayon ay pabor na pabor talaga sa mga kriminal. Maniwala kayo sa akin. Ay, walang huli eh. Oh. Dahil lahat ng mga ano, kahit pabalik-balikin natin mga karito, aamin ka na hindi, lusot lahat. Oh, di ba? Oh. Ngayon, sino ang nagkamali dito at sino talaga ang ano dito? Di ba? Oh. Yan ang sinasabi ko nga ba eh. Kaya hindi na tayo pwede talagang ano, akala nila talagang napakasimple at napaka ano, at akala nila mga tao ngayon walang alam. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Yan nga yung inano ko eh, kung bakit eh. Pinasimple pa. Lintik naman, no? Malupit. Kung yan lang ang babasihan. Binigyan nyo ng idea. Binigyan nyo ng mga idea, paraan, ang mga kriminal at sindikato para makalusot sa ganyang bagay. Tama, mali. Mali, tama. Oh. So, yun lang mga karigtok. Pasensya na kayo. Kasi, kailangan nating malaman to eh. Na itong pangyayaring to ay pabor na pabor sa mga kriminal. Eh kahit kasino eh, umorder kayo. Huwag kayong umorder, baka mamaya magyari yan. Kulong kayo, ay di sinungaling na tong sistemang justice na to. Oh. Pero pwede nyo itry mga karito. Umorder kayo ng ano, oh, di ba? Oh. Eh kasi i-deny mo lang lahat eh. Oh. Kahit anong pasal sasabihin ng mga pideya na ganyan-ganyan. Hello? Oh. Diyan pa lang, mulat na mulat. Oh. Di ba? Kaya yun lang mga karito. Talagang nakakabwisit, oh, di ba? Kaya talagang nakaka bad trip. Maririnig mo, pinasimple pa sa ganun lang paliwanag. Ganun. No, nagkakahalaga ng 1.3 million. Kulang-kulang na 1 kilo na drugs. Eh di wow. Di ba? 'Yun ang basihan, di ba? 'Yun ang pinagbasihan ng judge. Wow. Kung yung iba na yung ibang yung kung yung iba ay nakitang hindi nakasulat kung saan ang galing, kung saan nagmula, bla bla bla. Tapos ito ang nasilip. Ay wow. Maniwala kayo sa akin. Umorder kayo kahit anong drugs. Kung ganyan ang hulihan, lusot. Sinong masaya? Sino ang pwedeng maging masaya? At nabigyan sila ng lakas ng loob ngayon na alam nila na pag ganun pala ay hindi ka mahuhuli, i-deny mo lang lahat. Hindi ka mahuhuli sa ganyan. Yan ang pinakita nila ngayon eh, na sistema eh. So mga karito, bahala na kayong magbigay ng opinion dito, pero yun ang opinion ko. Kahit pa ulit-ulit yung sinabi ko, yun. So, at ito na naman po ulit, Kuya Bayet, at magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamerang ito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Babayu.